Magandang araw, Kotaro. Matagal-tagal din simula ang makapag-upload ako ulit. Pag-uusapan natin ang kwento ng katipunero na may anting-anting. Ito ang kwento ni Leon Kilang. Kabaro, kung bago ka pa lang sa akin channel, please like and subscribe and hit the notification bell para lagi ka updated sa future uploads ko. Hindi ko na patatagalin to at sisimulan na natin kagad. Anting-anting na galing sa salitang antay o pangontra. Tinatawag din itong agimat. Ito ay gawa sa pangilang hayop, kahoy, bakal o minsan nakasulat sa kasuutan. Ito ang ginamit ni Pantaleon Villegas o mas kilalang bilang Leon Kilat. Sino nga ba si Leon Kilat? Siya ay namuno sa revolusyon laban sa Espanya sa Cebu. Siya ay pinanganak sa Negros Occidental at siya ay may dugong Espanyol mula sa kanyang lolo na si Don Pedro Villegas na isang purong Espanyol. Ito ay nagtrabaho sa Cebu sa isang butika o parmasya, at ang may-ari nito na isang Aleman ay bininyagan siya sa palayaw na Leon. Pumasok din ito sa karnibal at panederya. Namuno ito sa revolusyon laban sa Espanya alinsunod sa pagsunod sa utos ni General Emilio Aguinaldo o Miyong. Nakatakda silang sumalakay sila Leon sa 8 ng Abril 1898. Isasabay nila ito sa prosesyon upang mabulantang ang mga kalaban sa kadahilanan ng hindi magiging handa ang mga Espanyol sa mga pangyayari, at sa kadahilanan rin na nandoon ang halos lahat ng Guardia Civil at mga praile. At sa mga pagkakataon rin na ito ay limitado ang kanilang armas. Ngunit sa kasamaang palad, meron silang isang kasamahan na nagkumpisal sa pare, kaya ang kanilang nilulutong plano ay nasira. Agad nagpadala mga Espanyol ng dagdag na mga sundalo at pinaalerto nila ito. Ayon sa utos ni General Adolfo Montero, at ito ay gumawa ng aksyon, pinagdadampot ang mga pinaghihinalaang rebelde o mga katipunero at tinutsu at pinahirapan upang paaminin. Ika-3 ng Abril, dinampot ang isang miyembro ng katipunan. Ngunit isa sa mga kasama nito ay nakatakas at agad itong nagtungo sa bahay kung saan nagtatago si Leon Kilat upang ipaalam dito ang nangyari sa kanila. At agad-agad na nagdesisyon si Leon Kilat na huwag nang antayin pa ang kanilang parating ng mga dagdag na sundalo, at umatake na kaagad sa araw rin na yon. Dala lamang ang mga bolo, sibat at ang damit na may nakasulat na inkantasyon mula sa salitang Latin na nagbibigay sa kanila ng proteksyon. Ang inkantasyon na ito ay para tumapang, bumangis at bigyan ng proteksyon ang magsusuot nito. Ayon sa alamat, kaya tinawag siyang Kilat dahil sa kadahilanang mabilis raw ito na nakakapunta sa iba't ibang lugar. Meron daw itong alagang sigbin, isa itong uri ng mythological creature sa Visayan region. At ito daw ang kanyang sinasakyan
kaya nakakarating siya ng mabilis sa iba't ibang lugar para makadigma. Alas tres ng hapon na magtipon-tipon sila sa sementeryo ng San Nicolas na mas kilala ngayon bilang Kalambas Cemetery sa Cebu. Napag-alaman ng mga Kastila na meron ng pagtitipon-tipon sa sementeryo kaya ito'y nagpadala ng mga sundalo. Alam ni Leon na hindi ganoon karami ang bit-bit na bala ng Espanyol. Meron lamang itong 5 bala sa loob ng baril at 5 bala pa na nasa extra na magasin ito. At nang nagpag-abot na ang 2 grupo, naglabanan ito. Inantay nila na maubusan ng bala ang mga kalaban upang makalapit sila. At natalo nila ang mga sundalo na ito. Napasakan niya ang San Nicolas kinabukasan, halos buong Cebu na ang nag-aaklas sa mga Espanyol. Dahil sa suporta ng mga Cebuano. Sa utos naman ni General Montero, nakatakas sa mga ilang Espanyol, braille at mga pare. Ngunit ang mga naiwan ay pinaslang, pinugutan ang ulo at itinali sa plaza. Sila Leon Quilab ay pumunta sa Fort San Pedro. Narito na ang mga natitirang Espanyol. Si Leon ay pumasok rito. Hinahamo ng mga Espanyol na barilin siya. Ngunit walang talab ang mga bala. Kaya ang mga Espanyol ay kinanyon siya. Ngunit walang nangyari. Natumba lamang ito mula sa kanyang sinasakyang kabayo. At napahanga rito ang kanyang mga kasama na may suot din na anting-anting na nanggaling kay Leon. At lumusob sila. Ngunit dumating na ang mga barko na dagdag na sundalo ng mga Espanyol. Ang mga barko na ito ay ang Maria Cristina at Maragua. Si Leon ay nagdesisyon na umatras muna at muling buuin ang kanyang mga sundalo. Si Leon ay nagtago sa Karkar, Cebu. Bumisita si Leon kay Kapitan Paras. Ngunit kinagabihan ay lumipat ito sa bahay ni Kapitan Barcelina. Dito, inanyayaan siya para sa isang hapunan. At sa kasamang palad nga na naman muli, may nagkumpisala naman na kanilang kasamahan sa isang pari at sinabi ng pari na sisintensyahan siya ng kamatayan sa pamamagitan ng espada. Sa takot na mga namumuno sa bayan na to ay nagplano sila para patayin si Leon Quilab. At ang pumatay rito ay isang kapwa niya rin, katipunero, na si Apolinario Aquaitas. Gabi ng mahimbing ang tulog ni Leon ay pumasok si Apolinario kasama ang iba pa para pagtatagain at pagsasaksakin. At kinabukasan, alas 5 ng umaga, pinarada ang katawan ni Leon na walang buhay at sumisigaw ang mga traidor ng katagang Viva España. Kabaro, kung nakarating ka sa punto ng video na to, maraming salamat at natapos mo ang video ko. Nga pala kabaro, pasensya na kayo at napatagal ang pag-upload ko. Sa kadahilanan na busy ako sa aking pagtatrabaho dito sa barko. Oo, si Kuyang Nelly po ay isang seaman.